sa good morning pa rin. Alas 4 ng madaling araw. Gising na ako, so nakarating ako rito sa aming garahe. Hindi kaagad ako nakalabas kasi ayaw mandar ng aking motor. Sipag na sipag sana ako kasi alam niyo naman kapag namamasada ka, iba talaga yung dating ng maaga pa. Pre, early bird catches early worms. Pero ayaw mandar ng motor ko. So, yan. Troubleshoot ko. Inuna ko muna itong spark plug. Tingin natin. So, itong spark plug, dinas ko na to eh. As in, wala talaga siyang kuryente. So, nag-troubleshoot ako. Tiningnan ko yung mga connection. Ito, from ignition coil. Okay naman. Siyempre, gulitong battery dahil sa mayroon tayong indicator light. So, connection ng regulator, okay naman. Yung titingnan ko to, ito yung connection from stator to regulator and CDI. Ito. Tanggalin natin yung upuan. Ito yung bumungad sa akin. Yan. Yan. CDI. CDI. Wala na. Yan. Talagang ito yung connection. Tinira ng daga. So, paano ka nga naman magkukuryente? Dahil sa putol. Putol na ang koneksyon ng CDI dahil sa tinira na ng daga. Mamaya ko na siya gagawin pag medyo maliwanag na. So, babalikan ko na lang ito mamaya. So, nandito na po tayo sa bahay para i-repair ito. So, ipamilyar po muna natin yung connection. Ang pinaka-goal po rito ay tanggalin yung mga naputol na connection at lagyan ang wire ulit. So, titingnan po muna natin yung mga kulay ng wire. So, tanggalin po muna natin yung yellow na yan, yung pinaka-cover. Guide ng pin. Ayan. Tapos sa loob po niyan may rubber na pinaka water seal. Ayan yung kulay pula. Tanggalin din natin para malinaw tayo sa access. Sa likod naman nito ay may yung mga wire ay may mga rubber seal din. Ayan, kagaya niyan. Ayan, tanggalin din natin. So,
So ayan po, tanggal na natin yung apat na rubber seal na nasa wire. So bali rito, pamilyar natin yung pin out. So ayan yung connection. At gumawa po ako ng diagram. Ayan. CDI, 6 na pin. Ayan, para malaman natin yung connection color code. Ayan, green. Isang wire ulit. Kulay red. So yung isang wire sa taas ay black na may stripe na yellow. Then yung isa pang wire ay kulay black. Solid siya, kulay black. Dito naman sa diagram ng connection, para hindi tayo magkamali, yan, lagyan natin ang marka kung saan natin isasalpak. So yan lang yung connection niya, apat na wire. So dito po ang pinaka concentration natin dito ay yung tanggalin yung connection sa housing. So susundutin nyo lang yan sa harap para lumabas siya. Yan, gagaya niyan. Pag nasungkit mo, kusa na lang siya mahuhulog. Yan, sa harap ang sundot ang sungkit. So yan na po, natanggal na natin yung apat na connector. Napakahirap po kasi maghanap ng connector na kagaya nito na yari na. Idudugtong muna lang. So, kailangan nating tiyagain. So, kailangan nating tiyagain na mailabas siya para magamit natin ulit. So, ang pinaka-concentration natin dito ay yung magkabit ng wire. So balik tayo sa diagram. At meron akong replacement na wire. Yan, green, red, then black. Actually may stripe yan na red. Then yellow. So yan yung gagamitin nating wire. So dito ang diskarte ko rito ay yung naiwan na wire ay tatanggalin ko lang yung pinaka insulation niya, yung cover. Ilalabas ko yung wire. Tapos idudugtong ko yung replacement na wire. So ganyan. Lahat ng wire na natira ay tatanggalan ko siya ng insulation. Para idugtong ko na lang siya at hinang. So ganyan po. Yan, idudugtong ko muna siya. Lahat sila. Saka ko siya ngayon susoldahin.
So susuldahin na natin siya. Gamit tayo dito ng soldering paste. Yan. Yan ang diskarte. Para mag-penetrate yung lead sa kaloob-looban. So lalagyan mo siya muna ng soldering paste. Tapos ihinang na po natin. Yan, gaya niyan. Kung mapapansin nyo, mabilis lang siya maghinang kapag ka may soldering paste. Yan, good na yan. Yan, kapag nahinang natin, inspeksyonin po natin at saka i-crimp. Yan, yung dulo. I-crimp po natin yan para maigpit ang kapit ng wire. So okay na yung wire natin. Balik tayo sa ating diagram para hindi tayo magkamali. Nang sa gayon, yung color coding ng ating wire ay tugma sa pagkakasalpak sa connector. Yan, kagaya nyan. Yung green, nasa number 6 siya. So red naman tayo. Dapat siya ay nasa number 4 na butas. Yan. Doon naman tayo sa yellow. Kailangan nasa number 2 siya.
At ang huli ay yung itim. So number 1 ang kanyang connection. So yun na po. Buo na. So check natin kung tumagos nga. Yan, mukhang okay naman. Balik na po natin yung rubber seal. At sunod po dyan yung guide niya na kulay yellow. Para makasiguro po tayo na maganda yung connection, gamit tayo ng tester. Testingin natin ang continuity test. So kapag tumunog, ibig sabihin yan good. So okay, tumunog, good. So lahat po yan, na apat na yan ay teteste rin natin para sigurado po tayo. Okay, so good lahat. Ngayon ang gagawin naman natin ay siselyuhan natin siya gamit ang liquid gasket. So yun lang gagamitin natin dun sa selyo sa likod. Yan, gaya po yan, lagyan natin ng liquid gasket. Pag natuyo po yan, magsisilbihan po yun na water seal at additional na holding, kumbaga hindi mahuhugot yung ating mga wire sa connector. So yan na po yung ating final product. Patutuyuin na lang natin at pagka natuyo, ikakabit na po natin siya sa motor. Ito na po, kakabit na natin yung CDI sa motor. Pinagtatanggal ko na yung tangke, upuan para maluwag tayo gumawa. At binalatan ko na rin yung wire. Yan. At syempre, bit-bit po natin yung diagram, yung wiring diagram para hindi tayo magkamali pag connect or sa connection. So umpisan po natin yung green sa motor. Ang original wire po sa motor ay green na may stripe na white. So ang replacement ko ay solid green lang, walang stripe. Yan, i-zoom natin para maganda ang view sa camera. Yan po, na idugtong na natin. So siguraduhin po natin na mahigpit ang pagkakarugtong. So sunod naman natin yung red.
Actually, yung sa motor, di ko malaman kung red, blind ko, blind color na yata ako, red na may pagka-maroon siya, or brown. So, basta yun na yun. Pero ang replacement ko ay kulay red na wire. Ayan na po, naikabit na natin, maganda yung red. Sunod naman po natin ay yung black. Yung hawak-hawak ko po na yan, yung yan po ay yung shrinkable tube. Yan, linagyan ko muna siya ng shrinkable tube. Tapos i-connect na natin. Black to black po ito, black to black. Black to black yung wire. Ayan po, okay na. Naikabit na natin yung black to black. So, sunod na po natin yung yellow. Pero ang original po na wire na nasa motor ay black na may stripe na yellow. So, ang replacement ko po rito ay kulay yellow yung. Sa original na wire ng motor ay black at yellow. Yellow ang stripe at may nakakabit po siya na kulay puti. Ayan, i-focus natin. Ayan. Kumbaga po ito sa connection, meron po siyang naka-junction na kulay white. So may naka-type, may nakatap po siya na kulay white. Matapos po may kabit ang lahat, lalagyan ko po muna siya ng bahagya o konting electrical tape. Nang sa ganon, medyo makapal ang insulation ng bawat wire bago ko siya ipasok yung shrinkable tube. Nang sa ganon ay mahigpit at makapal ang insulation. So, yan na po yung finished product natin. At inspection ng konti, sa tingin ko naman ay secured na. Matapos po nito ay ipainitan natin yung shrinkable tube nang humigpit po siya at pumapit. Yan, konting inspection, check yung mga kung totally insulated na, so mukhang okay na rin naman. Lagay na po natin yung CDI at testingin na po natin yung motor. Ilagay ko na rin yung tangke para may gas tayo sa pag-testing.
Okay, so testing natin. Yan po, okay na po yung motor. Pagpalain po tayo ng may kapal, naway may natutunan po kayo sa topic na ito. Maraming salamat po sa panonood at once again, God bless us.